Welcome to my YouTube channel. So ayan, medyo matagal tagal na hindi ako nakapag-upload ng video dahil naging busy ako these past few days. Dahil last week ay nag-positive yung amo kong babae. So ang nangyari, nung nag-positive yung amo ko, umalis siya. Ewan kung saan siya nag-stay, basta lumabas siya nung nag-positive siya. Tapos naiwan kaming tatlo, kasama ko yung alaga ko, tsaka yung amo kong lalaki. Katapos umalis yung amo kong babae, biglang sumulo naman itong alaga ko. Nagkaroon siya ng sipon. Pero hindi naman siya nag-positive. Ewan ko kasi tuwing nagkakasakit yung amo kong babae, sumusunod naman tong alaga ko. Minsan pag nagkasakit tong alaga ko, susunod naman yung amo kong babae. So parang lagi na lang ganito yung nangyayari na kapag nagkasakit yung isa, magkakasakit din yung isa, yung amo kong babae or either yung alaga ko. So ganun yung nangyari. Kaya this past few days naging busy ako kasi nga ako talaga yung naka-full time ako na nag-alaga dun sa alaga ko. Dami ko pang dami kong gawain, lalo na ngayon dumating yung amo ko. Mga ilang days, mga one week siyang nag-stay out. Tapos ngayon umuwi siya nung Linggo. Tapos hanggang ngayon, nandito siya sa bahay. Yun, pinag-wear na lang namin yung alaga ko nang basta. Araw-araw, kailangan kong labahan yung mga kumot niya, yung bedsheet nila. Kasi nga, syempre, meron pang, bang tawag doon, yung sa lalamunan ng amo ko, may kunting plema. Tapos may ubo-ubo pa siya kunti, pero umuwi na siya, yung kung bakit. Pero pumapasok naman siya sa school. So kapag dumarating yung amo ko, babae, nag-wear siya nang mas. Ganun din yung alaga ko, nag-wear din siya ng mas. So ayun, medyo naging busy-busy ako kasi araw-araw talaga kailangan kong labahan yung bedsheet nila. Kailangan kong hapulin yung oras kasi nga kailangan ko pang sunduin yung alaga ko pagdating ng 11 something kasi 12 yung labas nila. So kailangan ko ring labahan naman, iwashin yung mga bedsheet nila ng maaga para matuyo pagkahapon na. So ayan po yung nangyari sa akin, kaya ayun, hindi ako nakapag-record ng mga video. Tsaka medyo sensitive, na last few days din naging sensitive yung alaga ko kasi kunting, alam nyo yun, ingay lang doon sa kusina. Kunting ingay ko lang kapag natutulog siya, nagigising siya kasi nga parang na-irritate siya dahil sa sipon niya doon sa ilong niya. So yun yung problema namin hanggang ngayon kasi yung sipon ng alaga ko hindi natatanggal. Ang nangyari kasi, hindi siya parang nung magano yung tawag tat yung maglabas doon sa sipon. So ang ginagawa niya lagi, sinisingkot-singkot niya, kaya ang nangyari doon sa running nose niya, parang na-stuck dito sa may ilong niya. Tapos hanggang sa nung uminom siya ng gamot, biglang nag-stick, malakit na yung sipon na, tapos na-stuck na dito sa may ilong niya, sa pinaka-gitna talaga. Kahit gamitin namin yung hose na panghigop ng mga sipon ganun, hindi naaabot kasi talagang nadikit na doon sa ilong niya. Kaya nag-open up din ako kay amo ko na baka kailangan ipatingin siya ulit ng doktor kasi ilang araw na, almost one week siyang nagsisipon. Baka mamaya kasi yung na-stuck na plema niya, syempre yung na-stuck doon na running nose niya dito sa may ilong niya, baka mamaya magka-plema siya sa lalamunan. Panibagong problema na naman kagaya doon sa nangyari before na almost na hospital siya dahil ang daming naipon na plema doon sa dito sa leeg niya, dito sa lalamunan niya. So sabi ko kay amo kanina, kailangan na ulit ipatingin kasi ang dami talagang, alam niyo, ang daming malagkit na sipon doon sa ilong niya, hindi niya kayang ilabas. So ayan po yung kaganapan last week hanggang ngayon. Then ngayong araw, yung amo kong lalaki yung naghatid doon sa alaga ko, kaya medyo mahaba-haba yung oras ko. At kakatapos ko lang din maglinis-linis dito sa bahay. So ibabalik ko na lang yung mga table kasi minog ko yung table, tapos yung minapo kasi doon sa ilalim, kaya ayun na lang yung gagawin ko mamaya. So buti na lang kaming dalawang ng amo kong lalaki, hindi naman kami nagkakasakit. Isang beses lang ako nagkasakit dito sa 3 years ko na pag-isay sa kanila, isang beses lang. So na vlog ko din yung araw na yun nung nagkasakit ako. So yun lang yung time na experience ko nagkasakit ako. And then so far, sa awa ng Diyos, hanggang ngayon hindi naman ako nagkakaroon din ng COVID, hindi kami nagpa-positive. Yung amo ko lang babae, siya yung unang nag-positive ngayong taon. Ibigay lang ako ng konting advice sa mga kababayan natin na papunta dito sa Hong Kong, papunta doon sa ibang bansa, kahit anong bansa man yan, at mag-alaga kayo ng bata. If in case man na ma-experience niyo yung na-experience ko na kapag nagkasakit yung alaga ninyo, lalo na kapag wala yung mga amo ninyo, ang advice ko sa inyo, ang unang-una ninyong gagawin talaga, inform ninyo yung amo ninyo. Kunwari, biglang nagkalagnat, nagkasipon, habang maaga pa guys, i-text nyo na, i-chat nyo na yung amo ninyo, inform ninyo kung ano yung nangyari doon sa alaga ninyo, kasi mas maganda kapag mas maaga nire-report nyo, kasi may mga amo kasi minsan, yung mga amo na hindi nakakaintindi, kayo magiging sanhi para ma-terminate kayo, lalo na yung mga pupunta dito sa Hong Kong, kasi may mga amo na, syempre, malaman nilang may sakit pala yung anak nila, hindi nyo nire-report ng mas maaga, paano kung mas malala pa yung mangyari sa kanilang anak, diba? So, ayan, kapag na-encounter nyo na may lagnat o may iniinda yung bata,
isabihin nyo na agad dun sa amo ninyo para sila yung magbigay ng instruction sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin. Kasi minsan din, may mga araw na wala yung amo ko, biglang nagkakasipon yung alaga ko, biglang nakikita ko yung mukha niya, kasi makikita mo dun sa mukha ng bata kung may iniinda ba o wala, kung sinasabi ko sa amo ko. So mayroon kaming group chat, ang ginagamit namin dito sa Hong Kong, may WhatsApp. Yung WhatsApp, ay may group chat kami dun, dun ko sinasabi sa kanila kung ano yung, kung anong nangyari dun sa alaga ko. And then, kapag sinabing monitor lang, ayun, check-check yung mga temperature, ayun, check nyo lagi yung temperature ng alaga ninyo. Tapos, sundin nyo ng mabuti yung instruction ng amo ninyo. Tapos, naging employer ko nung biglang, ano, pag biglang nagkakasakit yung alaga ko before, ako yung sinisisi. So, opposite yung nangyari sa akin before. Kasi, syempre, yung amo ko before, ano siya yun? Maldita yung amo ko before. Napaka-stricto talaga. Kapag once na nagkasakit, nagkasipon yung anak niya. Ako yung sinisisi niya kasi syempre ako daw yung nag-aalaga. So, kapag may nangyari, kung ano man yung nangyari doon sa bata, kasalanan ko daw. Ako daw yung sisihin kasi ako naman yung nag-aalaga sa kanya. Tapos in my experience before, kapag nagkasipon noon, parang nagkasipon noon dati, tapos in hospital namin, sabi ng doktor, baka daw may nakain siyang, ano yung mga madumi, kaya nag-cause na, ayun nga, nagka-fever, sinipon kasi may nakain na madumi, ganyan, hindi hygiene daw, hindi hygienic, kaya nagkaroon ng sakit yung alaga ko. Ang nangyari guys, binungangan ako ng ano, ng amo ko, ang dami niyang sinasabi, hindi ko daw nililinis ng mabuti yung ano, yung laruan niya, ganyan. Hindi ko daw inalaga ng mabuti yung anak niya, ganyan. Basta ang daming anong masasakit na salita yung sinabi niya sa akin. So may mga among ganyan. Kaya if naka-encounter kayo ng ganyan na ako guys, huwag niyo na lang intindihin. Hayaan niyo na lang siyang magbunga na magbunga. Kasi alam naman ng Panginoon kung anong nangyari talaga, kung ano ba talaga yung totoo. Kasi hindi naman natin masasabi minsan na, minsan talaga, di ba? Ang mga bata, di ba? So nagkakasakit, hindi naman natin yan maiwasan. In opposite naman ngayon, sa amo ko ngayon, kapag nagkakasakit yung anak nila, never nila akong tinanong na bakit ganun, bakit nagkasakit ganun. Kasi sinasabi yung doktor, hindi ako sinisisi ng amo ko, wala silang sinasabi. Siyempre, sa kapag bata talaga, naintindihan nila na may pagkakataon talaga na, alam niyo yun na may pagkakataon na magkakasakit na sila. So yung amo ko ngayon, wala akong masabi kasi mabait sila. Nakakaintindi sila. Never pa akong pinagalitan, ganun. Never pa akong napagalitan. Never pa nila akong pinagsabihan. So ayan yung naging experience ko sa amo ko before at sa amo ko ngayon. Talagang opposite. Magkaiba sila ng ugali. Pero babayan natin dyan, napapunta dito sa Hong Kong o sa ibang bansa. If in case man na magkasakit yung alaga ninyo, i-report nyo na agad. Lalong maagapan kung ano man yung sakit nila, di ba? Ayan po yung advice ko sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga first timer dyan, huwag kayong matakot. Sabihin nyo lang kung anong totoo doon sa amo ninyo. So mas maganda na yung kahit magalit sila, at least nasabihin nyo ng mas maaga, di ba? Na pinagalitan kayo, binungan kayo, huwag na kayong sumagot kasi isa sa mga ayaw nila kasi dito guys, yung sumasagot-sagot sa kanila. Mag-ano ka na lang, magsalita ka ng sorry, tapos okay, mag-sorry ka na lang, and then hayaan nyo na lang sila. Isa pa lang, ano, one more thing pala, nabanggit ko na to sa ibang vlog ko, so baka hindi nyo napanood, ulitin ko na lang ulit, na kapag nagkasakit yung alaga ninyo, huwag na huwag kayong magbibigay sa kanila ng mga gamot na hindi alam ng amo ninyo. Kasi minsan tayo mga Pilipino, di ba? Ano, parang siyempre yung iba, alam, may mga alam sila na gamot sa mga sipon, ganun. Or alam nyo yun, minamasahe-masahe yung katawan ng mga alaga nila, ganun. Huwag po ninyong gawin yan kasi minsan din natin alam na baka mamaya magkaroon ng komplikasyon, ganun. Yung mga binibigay natin, yung mga ginagawa natin sa katawan ng bata. Kaya hayaan na lang natin, sabihin na lang natin dun sa amo natin. Tapos sila nang bahalang mag-insta ka sa inyo kung ano yung dapat ninyong gawin. So, ayan po. And I hope na nakakuha kayo ng kunting idea, kunting advice sa akin bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel at gusto nyo pang malaman ko na yung buhay ko as domestic helper dito sa Hong Kong, dito sa ibang website, just click the button subscribe para ma-update sa mga susunod kong videos. So lahat po nang in-upload ko dito ay based on my experience. Talagang naranasan ko siya at gusto kong share sa inyo para at least paano alam nyo din kung ano yung gagawin ninyo. Once na pumunta kayo dito sa Hong Kong, once na pumunta kayo sa ibang bansa, magkaroon kayo ng idea kung ano ba talaga yung buhay namin as na domestic helper dito sa ibang bansa. Thank you guys for watching and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod kong videos. See you guys! Thank you!